12 ng Disyembre, Huwebes, ang paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, Patrona ng Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa 6 na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David. At Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Magahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang walang katapusan ang kanyang pag-ahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banalang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdadalang tao naman ngayon ang pinsan mo sa Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan at nasa 6 na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Litong-lito siguro si Maria nang marinig niya ang sinasabi ng anghel, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Kung tayo ang nasa lugar niya, tiyak na malilito rin tayo dahil sinasabi ng mangmang na ito na kinalulugdan tayo ng Diyos pero tila ginugulo niya ang plano ng ating buhay at tila dinadala pa tayo ng Diyos sa kapahamakan. Heto't nakalatag na ang plano sa buhay ni Maria, subalit ngayong sinasabing mabubuntis siya bago ikasal. Nalilito man at naaharap sa akusasyong siya'y nakiapid bago ikasal, nagpa siya si Maria na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Hindi man niya natitiyak ang kinabukasan, malayang hinayaan ni Maria na ang Diyos ang kumilos at mamamahala sa kanyang buhay. Pagsasagawa, may sarili tayong plano sa ating mga buhay, subalit tinatawag tayo ng Diyos sa mas mahirap pero mas mabuti at tamang daan. Kung magkagayon, makakaya mo pa rin bang sabihin ang sinasabi sa Salmo, "Ipinagpupuri kita, aking Diyos at Hari, pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman."